Hi, Gemini. Kumusta po? Hello po. Mga ating mga dude, umpisaan po natin sa Super Attractor. Yan po. Ito po ang maaari po ninyong gamitin. I-post po ninyo. Affirmation, money mantra. O kaya ay gamitin po ninyo sa araw-araw po ninyo na meditation, chanting, mantras. Yan po mga ating dude, para makataas po, makakatulong po na mas magkaroon kayo ng alignment sa universe at magkaroon ng positive and po na energy, maka-attract ng mga positive o mga mabubuting tao. Yan po, sa relationship, sa pera, sa trabaho po ninyo. So, pwede po ninyo i-post ito mga ating dude dyan pa sa comment section. My true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Diba kasabi lang spirit team ko, alignment. Yan po, napakaganda no? Alignment po ninyo. Yung energy sa universe, love, you know, with the love of the universe. Safety. Yan, lalo na po sa mga ilan po sa inyo ay gusto po ninyong ma-attract o manifest dahil safety o protection ang ating dude sa inyo pong relationship, sa pag-ibig, sa romantic relationship po ninyo o sa inyo pong career, trabaho, negosyo, creative projects. When I merge my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. So, napakaganda ng mensahe. Mga ating dude, no? Ito po, gamitin po ninyong affirmation. Action talaga, mga ating dude. At ang inyo pong leap of faith, ang sinasabi dito ng spirit team ko, leap of faith. Yung naniniwala ka at susundin mo ang intuition mo, sinasabi ng gut feeling mo, ng mga mensahe mula sa spirit realm, sa mga spirit guides mo, mga ancestors mo, lalo-lalo na sa universe, mensahe sa'yo ng universe, ay wala talaga makaka-control o manipulate sa'yo. Kasi kung payapa, isip mo, peace. Peace, may faith, may action ka. Okay. So, napakagandang mensahe niya sa inyo mga ating dude at napakalakas maka-attract ng positive energy o high frequency, high vibration. When I'm patient, I let the universe do for me what I cannot do for myself. So napakaganda rin ito mga ating dude, no? Divine timing ang naririnig ko dito na advice sa inyo. Divine timing na yung unwavering faith ninyo, yung walang sawa po ninyong pagtitiwala at paniniwala, napakatindi ng paniniwala ninyo kay God sa universe, na kahit anong mangyari ay hindi kayo pababayaan na malalagpasan nyo lahat ng mga problema po ninyo at lahat ng hindi nyo kayang gawin ay ibibigay po ninyo yan, isosurrender po ninyo, ipapaubaya po ng ilan po sa inyo kay God sa universe, sa higher power. Lahat ng hindi mo kayang gawin o hindi mo kayang makontrol, you know, rather than control. So, lahat ng hindi kayang, hindi nyo na kayang pigilan ng mga sitwasyon o mga nangyayari po sa buhay po ninyo. Patient, napaka-importante. Patience, pasensya po, no? Mga ating dude at pagtitiis, paghihintay sa mga gusto po ninyo makuha, yan po, ma-achieve. Gusto po ninyong ma-attract. Kailangan po talaga ng mahabang pasensya o pagtitiis. Ayan po. At paniniwala na kahit matagal ay divine timing sa paraan at sa panahon na kagustuhan na talaga ng higher power, ng divine, ni God, ng universe. Kagustuhan na talaga na mangyari ito sa buhay mo. So, ang ilan po sa inyo ay naghihintay. Habang naghihintay, may action. Kasi nakita ko dito, may action. Hindi lang basta naghihintay ka lang na may bumagsak na biyaya. Hindi po ganun. Ang nakita ko sa energy ninyo na nag-manifest ka, humiling ka, maaring nag-rituals ka, money mantras, affirmation, nag-meditate po ang ilan sa inyo.
o soul retreat. Maaaring ang ilan po sa inyo nakita ko pumunta po or balak, plano, or magpupunta sa temple. Yan po. Maaaring ang ilan ay pumunta po po sa ibang bansa katulad ng Thailand o mga templo po sa Korea o sa iba pong bansa, no? Mga ating dude. Sa meron ako naririnig na may pupunta ng Egypt, Greece. Basta mga ancient na mga temple ang gusto niyong puntahan. China. So, iyan po. Iyan po yung na-connect ako na energy sa ilan. May plano ka or ang ilan sa inyo nakapunta na sa mga ganyan po, mga ancient temple. Basta mga sagradong lugar po na ayan po, ang ilan sa inyo ay talagang gusto niyo pang mas mapalapit kay God, sa universe, sa higher power. At mas, kasi dito ay mas mapalalim pa ang bukod sa connection sa spirit realm ay mas ma-activate pa at mas maging powerful pa ang inyong spiritual gifts o mas ilan ay mas mag-focus sa inyong pong spiritual journey. So, I choose. Kaya, ito naman po para sa ilan, mga ating dude, pwede nyo i-post dyan sa comment section, affirmation po ninyo o mantra o chanting, pwede nyo po magamit yan sa meditation. I choose to be a super attractor and have unwavering faith in the universe. Wow! Tiwala talaga. Walang kupas, walang pag-aalinlangan na tiwala po kay God sa universe, sa higher power. Wow, napakaganda naman sa akin. So, mga ating dude, tuloy-tuloy na po tayo, no? Sa lahat po ito ng mga Gemini, universe, angels, archangels, spirit team, ancestors, Saint Germain. Ano po mga mensahe para po sa mga Gemini, anuman po yung edad po ninyo mga ating dude, may trabaho o wala, may negosyo o wala, kasama po lahat, no, pati sa mga senior, sa mga solo parents, single pa rin po hanggang ngayon, married na ang ilan, so anuman po yung edad po ninyo, katayuan sa buhay. LGBTQIA+, lahat, para sa lahat po ito, mga ating dude, storm warning. Yan. Merong storm warning and po ay red flag para sa ilan. Patience, diba? Umpisa pa lang, patience na. Ayan na talaga yung energy. Kailangan talaga ng mahabang paghihintay. Ang nakikita ko sa energy na to ay hangman. Hangman. Na naghihintay ka, pero may tiwala ka na darating ito, na mangyayari ito. Kung ano man po yung hinihiling po ninyo. So, the garden and the gate. Maari ang ilan po sa inyo ay 61 na o 30 ang edad po ninyo. O 10 years na kayo sa trabaho pero all tied up. Parang gusto mo nang, matagal mo nang gustong umalis pero hindi ganun kadali para umalis sa trabaho or magpalit ng trabaho, ng career. All tied up sa ilan. Maaring 32 sa ilan ang edad or 23. Merong significant ang 10 or 10-10 or 11-11. Merong broken heart. Yan po. Ang ilan po sa inyo. Maaring ang ilan po sinasabi dito, ano man po yung gender po ninyo mga ating dude, meron sa ilan na nung umabot na po kayo ng 30, yung nakaabot na po ng 30 dahil nga po sa naranasan po ninyo yung ganito na sobrang nasaktan kayo, broken heart, ay hindi na kayo masyadong nag-focus sa love life. Meron akong, okay, may strategy dito. So, ang ilan ay ginagamit nyo yung inyo pong, yung ganito pong
panahon na mabagal, may delays, naghihintay po kayo, waiting, ganyan yung energy kasi patience eh. Slow and steady sa ilan. Slow and steady, mabagal, hindi ganun kabilis ang promotion, pero stable naman, hindi ka naman nawawala ng trabaho. So, ang ilan po sa inyo ay merong 9 years na relasyon, pero parang all tied up yung energy na parang gustong, matagal mo nang gustong makawala sa ganyang klaseng relationship, pero karmic relationship. At ilang balde na daw ang nailuha. Kumbaga marami nang naiyak sa ganyang relationship. Pero, ayun nga mga ating dude, yung advice po sa inyo na sa panahon na ganito na merong may mga problema, ang storm warning, ay naaagapan ng ilan po sa inyo kung ano man po yung hindi magandang mangyayari. So, naaagapan. Meron po sa inyong malakas talaga ang intuition na mangyayari pa lang ay nararamdaman mo na. Warning ito para sa mga enemies, sa mga haters po ninyo, no? Na hindi kayo tinitigilan, na nakikita ng universe na talagang haba-haba ng pasensya mo, hindi ka, hanggat maaari talagang hindi ka pumapatol. May gaslighting ako naririnig, gaslighting, talagang ginagalit ka pero iniiyak mo lang, ayan o, broken heart. So, maaaring ito ay sa trabaho, sa career, sa negosyo po ninyo, o sa mismo sa pamilya, okay, sa tahanan, home, okay, family dynamic. So, ang ilan po sa inyo ay, or sa romantic partner. Pero ngayon, ang sinasabi dito yung advice ay, mas magkakaroon ka ng mga ideas or strategy, technique na habang ganito na naghihintay ka, kasi patience, habang naghihintay ka, ay mayroon ka pa rin action. At may tiwala ka pa rin kay God na habang hinihintay, ay meron kang mga ganito, may mga susubukan kang ibang paraan. Okay, para hindi lang basta naghihintay. Ang narinig ko dito ay may action ka rin. Na parang ginagawa mo pa rin ang paraan. Hanggat kaya mong magawa ng solusyon habang wala pa talaga yung tulong na hinihintay mo o sign o confirmation, habang wala pa yung tulong mula sa universe, mula sa spiritual, mula kay God, ginagawan mo na ng paraan, strategy. So, sign ito na mas ang ilan po sa inyo ngayong June ay ang reading na ito mga ating dude ay ngayon pong June 2023 sa lahat po ito ng Gemini. So, yan po. Magkakaroon kayo ng napakagandang strategy o technique ngayon po na makakatulong sa ano man ito, sa kung ano man po yung problema po ninyo, kasi stress yan. At broken heart yan ay 3 of Swords na nakita ko dyan. Nandyan na lahat ng betrayals, mga panluloko. Yan po, mga ating group. May mensahe po sa inyo si Saint Germain. Saint Germain. Okay, so massive amounts of money will be sent to you quickly. Alright? Mga ating dude, lalo na kung ikaw ay sobrang stress at naiiyak ka na dahil di mo na alam kung anong gagawin mo ngayon. Ano ba talagang magandang estratehiya? Ayan, strategy. Dahil all tied up. Ayan, all tied up yung energy po ninyo mga ating dude ito. All tied up na parang walang ibang paraan kundi maghintay, at sobra naman yung delays at hindi ka makagawa ng paraan para makawala ka dyan, all tied up. So ang ilan po sa inyo ay hindi makaalis, gusto mo nang umalis sa sitwasyon o pwedeng sa lugar mismo kung nasaan ka, na sobrang naiiyak ka na, stress, depression, sorry po kung makatrigger sa ilan, pero ito po yun. Sa ilan, kung ang problema mo ay kailangan mo na talaga ng, lalo na sa mga urgent po, no, may kailangan talaga na pera, malaking pera. Ito po yun, massive amounts of money will be sent to you quickly. So, ayan po ay marireceive nyo sa bank account nyo, sa e-wallet po ninyo, or cheque,
or makakatanggap po kayo ng email, magandang balita na pwede nyo nang makuha yung pera po ninyo. Kung hinihintay po ninyo napakatagal na pwede yung pera po ito sa government o sa school, sa ilan. So, wow, yan po. Or sa inyo pong dating kumpanya na hanggang ngayon hinihintay po ninyo yung pera po ninyo, ano man po ito na malaking pera hinihintay. So, warning na rin, dito po sa storm warning, ay warning, may mga signs, may mga synchronicities, may mga pahiwatig na ang higher power o ang spiritual, ang angelic realm, yung heavenly places, mga ating dude, may mga signs o pahiwatig na sa mga enemies, haters po ninyo na gumawa po sa inyo hindi maganda talaga at kaya ka nagkaganito. Broken heart. Sobrang masaktan ka dyan. Emotionally. Ay may mga signs na binigyan na ng warning o ng mga pahiwatig ang mga enemies, haters po ninyo. Pero nakita ko binabaliwala, hindi pa rin iniintindi. At hindi, yung mga enemies, haters po ng ilan sa inyo ay hindi natatakot sa karma. Walang pakialam sa karma. Alright, so hindi nyo na rin yan problema mga ating dude kasi kayo naman po ay nakita ko dito ay tinutulungan nyo ang sarili nyo na magkaroon ng healing. Ito yun. At number 3 or 30, number 3 ay protection po yan. Kayo po ay pinaprotectahan ng divine highest white light ng universe ni God, ng mga anghel. So, comment nyo po dyan mga ating dude, I am protected. I am extremely protected. Or divine, pwede nyo po ilagay dyan, i-comment nyo po, I am divinely guided and protected. So, never give up. A major shift is coming your way. Ayan o. Never give up. A major shift coming your way. Huwag kayong major talaga. Puro malalaki po ito mga ating dude na blessing po sa inyo. No? Kaya wag na wag po kayo susuko. Kahit na ganito, no? Napakalimitado. Limitado o para kung nakatali or tied up talaga yung energy. May gusto kang gawin, may kumukontra. May mga kumbaga parang humaharang sa gusto mong gawin o sa mga plano mo. Na kung ano man ito ay kung ano yung magpapasaya sa'yo, hindi mo magawa kasi nakatali ka dyan, all tied up. They know they were wrong. Ano, they know they were wrong for what they did to you. Okay, so alam ng mga, kaya nga may storm warning. Pinawarning nyo na sila, kumbaga mga ating dude, may mga pahiwatig na mula sa universe, mula sa spirit realm, na mali yung ginagawa nila at tigilan na nila yan sa'yo. Tigilan ka na nila. They know they were wrong for what they did to you. Alam nila na mali yung ginawa nila sa'yo. Alam nila. Nagmamang-maangan lang. Pero alam nila na mali yun. Phone number, yan po, confirmation na reading mo ito. Kung meron pong, kung ilan sa inyo phone number po ninyo na may ganito, pwedeng isa lang sa mga numbers na to o pwedeng ilan naman po ay nakita po ninyo ito paulit-ulit na 333-777-999. So, ayan po. Meron naman po sa phone number, cell phone number, may 37 o kaya po 9. OMG, big wake up call, Archangel Gabriel, Michael, and Metatron. Yan po, sanib puwersa na ang mga Arkanghel pinadala na ni God ng universe. Kasi masyado ka nang ginugulo, inistorbo, sinasaktan ng mga yan. Yan, mga haters, enemies, mga maring ang ilan ay malapit sa'yo. Kasi kung hindi naman sobrang mahal mo itong tao na to, hindi puso ang lalabas nito. So, broken heart talaga, no? Masakit yan. So, yan po. Nagtutulong-tulong si Archangel Gabriel sa inyo pong throat chakra. Archangel Michael, root chakra. Si Archangel Metatron sa inyo pong third eye chakra. So, yan po mga ating dude. Magkakaroon ng healing at mas ma-activate. So, activation po yan. Lalo na po sa mga nakapanood po ng video na to.
So, healing at kagalingan at mas ma-activate pa po ang inyo pong or heightened, mas lalakas ang inyo pong chakra, yung mga nabanggit po na chakra. Start over from scratch. It is what it is. Don't waste your energy and time on something that is going to bring a little bit of success. Oo, talaga. Hindi na ganun kalimitado. Hindi na ganito. Natatapos na yung ganitong all tied up na energy. So, mga ting dude, kaya never give up. Ha? Paalala po yan. Never give up. Mga ting dude. Hello? Ang dyan pa po kayo. Mga ting dude, huwag susuko. Okay? Kaya niyo yan. Magkakaroon kayo ng clarity ng kaliwanagan ng mga idea ngayon pong June, kaya huwag po kayong mawala ng pag-asa, alright? So, ayusin ko lang po ito para kayo po ay hindi maguluhan. Ayan. So, yan po mga ating dude. Kaya po, kung kayo po ay stress, nahihirapan po kayo mga ating dude, ay yun po, mag-ano po kayo. Tawagin niyo po si Archangel. Ito po yung mga Archangel po na nandito sa reading po ninyo na tumutulong po sa inyo. Archangel Michael, Archangel Gabriel, at si Archangel Metatron. Yan po mga ating dude. Tutulungan po kayo na magkaroon ng healing at maging abundant. Yan po. O maging maswerte na po sa inyo pong buhay, sa pamilya, sa inyo pong love life, yan po, sa relationship, romantic relationship po ninyo, ibig po yan, sa mga kaibigan, sa trabaho, sa career, sa trabaho po ninyo. Wow! 10 of Pentacles. Ito yun, massive. Ito na yung sinasabi ni massive amounts of money, mga ating dude. 10 of Pentacles, legacy. Kung ano man po yung ginagawa po ninyo, yan po ay talagang kakayaman po ninyo. At hindi lang ikaw, kundi hanggang sa mga susunod po na generation yan. Sa anak ng anak mo, mga ating dude. So, yan. Sa madaling salita, kayo po ay maaring nasa bloodlines nyo rin po ay mayayaman po. Mayayamang ancestors. Earth energy, earth element, maating dude. So, maaring magkaroon ng connection sa inyo or meron kong may connection sa inyo na earth sign. Okay, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. May devil. Capricorn naman po ito, maating dude. Ito naman yung devil talaga. Lumabas. Devil energy. Evil energy or pwedeng merong may connection sa inyo na may addiction, iba't ibang uri ng addiction, o ito po ay negative energy na ginagawa sa iyo ng mga enemies, haters. Ito yun eh. They know they were wrong for what they did to you. Ngayon, ang nangyayari naman, ngayon June, mga ating dude, ito naman. Kung yung mga enemies, haters ninyo, ang ginagawa nila ay para maging all tied up yung energy mo na walang, yung bang hindi ka makapag-desisyon na parang feeling mo ay na-stuck ka na sa sitwasyon na kung ano man yan, pag-ibig o sa career, hindi umaasenso, hindi nagbabago ng mga ating dude. Parang feeling mo nakakulong ka lang sa ganyang napakapangit na sitwasyon. Ngayon sila naman. Ito yun, yung mga enemies, haters po ninyo. Sila naman ang, nahihirapan. So kung ang naririnig ko dito, kung pinapanalangin ng enemies, haters ninyo na mahirapan ka sa pera, na parusahan ka ni God, parusahan ka ng universe, sa kung ano man yung galit nila sa'yo,
So, ito naman yung mangyayari sa kanila. Spirit team. Saint Germain na. Saint Germain, maraming salamat po. Wow, justice talaga. Wow. Thank you, Saint Germain. Justice. Talagang itatama yan kung ano man yan. May warning na sila. May warning na. Ang naririnig ko dito, nakatatlong warning na. Binigyan na sila ng warning na, uy, tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na ang mga Gemini. Kung sino mga specific na Gemini na para sa reading yun. Tumuktok na yung butik. Thank you, Spirit. Confirmation, ating dude. Nakatatlong warning na ang mga ancestors mo. Ang kasi seryoso na yung mga ancestors mo. Hindi sila, ayan o. Talagang galit na ang mga ancestors mo sa mga gumagawa sa iyo, sa mga enemies, haters. Gumagawa sa iyo na kung ano man ito. Evil spell, black magic, or negative energy, panalangin, bulong, kung ano man yan na ginagawa sa iyo na para mahirapan ka, ma-stress ka. Ano rin hindi ko dito mga ating dude ay kahit na okay ka naman, okay ka, hindi, alam mo sa sarili mo na hindi ka naman gano'n na tipong yung tipong pag may problema ay suicidal. Alam mo sa sarili mo na matindi ang faith, ang pananalig mo kay God, kaya alam mo na hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Hindi mo magagawang magpakamatay or kung ano man yan, nagsaktan mo ang sarili mo. Kahit na sobrang stress ka na or nasaktan ka na ng mga enemies, haters. Kasi gawa ito ng negative energy na ng mga enemies, haters mo. Mga galit sa'yo na pwedeng spell works o naman po itong bad juju na parang para isipin mo na hindi mo deserve maging masaya, na dapat talagang parusahan ka ni God, ng universe, na ganyan ka na lang, mahirap ka na lang habang buhay, at hindi ka rin, ang ilan, hindi ka maging masaya sa love life mo, na walang dumating talaga na tao magmamahal sa'yo, na lagi kang mahihirapan sa love life, yan po. Or sa family, lagi kang may stress, lagi kang masasaktan. So, ano man ito na spell works o bad juju, negative energy, o masamang bulong, masamang panalangin, o sumpa ng kung sino man po itong enemies, haters po ninyo, sino-sino, kasi hindi lang isa ito, mga ating dude, kasi they, ibig sabihin, marami, they know they were wrong for what they did. So, kung ano man ito, mga ating dude, na kayo po ay talagang nahihirapan, alam mong hindi ka naman ganun na talagang kahit anong problema, hindi ka naman sumusuko. Pero ba't ngayon, June, parang gusto mo nang sumuko, parang ayaw mo nang, ang naririnig ko dito, yung ginagawa ng enemies, haters po ninyo or spell works ito na parang ayaw mo na magising dahil sa dami ng problema, na gusto mo nang taasan yung problema. Ngayon ang nangyayari, dahil nakatatlong warning na ang ilan po sa inyo, may warnings. Tatlong warning na ang mga ancestors po ninyo sa mga enemies, haters po ninyo, nakatatlong warning na. Kaya ngayon, dahil hindi sila naniniwala sa karma at hindi sila, alam nilang mali ginagawa nila pero hindi sila tumitigil. Ngayon sila naman ang nakakaranas ng ganito na parang sila naman yung nakakulong. Pwedeng literal na nakakulong na ngayon or makukulong. Ang iba naman ay spiritually, mentally, nakakulong. Okay, yung pag-iisip nila ay nakakulong na lang sila sa ganon, sa kadiliman, sa kawalan ng pag-asa. Kung ano yung pinapanalangin or kung ano man yung ginagawa nila sa iyo na pasakitan, pahirapan mo sarili mo o kaya ay gustuhin mo ng huwag magising or suicidal o saktan mo yung sarili mo or umiyak ka na lang ng umiyak. Kumbaga magpakalunod ka na sa depression. Kung ano man ito, ganun na ang nangyayari sa kanila. Kasi nakatatlong warning, storm warning. Nakatatlong warning na pero hindi sila nakikinig. So yun po yung mensahe, justice. Yan po, magkakaroon ng justice mga ating dude. Kayo, kung ano man yung ginagawa sa inyo na hindi maganda. May justice na kumikilos. Ngayon, mas makikita niyo kumikilos na talaga ang mga anghel.
Yan, nagpadala na. Nagpadala na ang universe, ang divine highest white light. Ang higher power, nagpadala na. Ito na, justice. Itatama na yung mga kung anong maling ginawa sa inyo. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Saint Germain, sa lahat ng spirit team ko, sa mga ancestors ko. Maraming salamat po. Napakaganda ng mga mensahe para sa mga Gemini. Justice. Libra. Pwedeng may kinalaman sa'yo na Libra or magkakaroon ka ng connection sa Libra or may kinalaman ito sa court case, sa kaso, kung ano man. Pwedeng pamilya, family member. So maganda to mga ating dude na sign na mananalo sa kaso or aayon sa iyo ang sitwasyon. Kung ano man ito ay papabor sa iyo. Okay. Ay pwede niyo i-comment diyan, I am highly favored. Oh, 'di ba, mga ating dude. So kung ano man yung gusto po ninyong gawin ngayon, ikaw naman. Ikaw naman ang panalo, ikaw naman ang magaan ng pakiramdam, malaya kasi all tied up. Hindi ka malaya, 'di ba? Parang nakakulong. Ngayon ikaw na ang may freedom, financial freedom sa ilan kasi yan legacy, inheritance, meron makakatanggap ng malaking mana, properties, bahay, lupa, kung ano man po itong mana or negosyo, family business, o magkakaroon ng malaking pera. Yan po. O sign ito na magkakaroon na ng katuparan yung mga panalangin po ninyo. Yan po, mga ating dude. So, salamat po kung tinapos po ninyo itong video na to. Mga ating dude, at mag-iingat po kayo palagi. Never give up. Ayan, yan po yung advice po sa inyo ni Saint Germain. Never give up. Huwag po kayong susuko kasi nandito na po yung justice po ninyo, mga ating dude. Ayan. At napakaraming pentacles po niya, no? 10. Maximum na po yan. Kaya puro massive. Massive. Malakihan na po yan na pera, no? Maating dude. O, abundance. Abundance. Pera. Yan po. O, magandang kalusugan. O, mas mahabang pasensya. Yan. Mas maraming pasensya sa mga ganyan po, no? Toxic na mga tao sa paligid. Kasi, nakita ko na hindi pa naman talaga agad-agad mawawala yung mga toxicity sa paligid, sa family members, sa mga katrabaho. Sa paligid po ninyong external energy, hindi pa rin mawawala yung mga negative energy o yung mga evil, devil, yan po, evil energy. At yung mga tao na gusto talagang lagi kang stress, okay, lagi kang nahihirapan. Or para kang nakatali. Ganyan, mga ating dude. So, never give up. Yan po. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Love and light and peace.